What's up sa inyo mga kauso, no? Ito na naman tayo ngayon, nagbabalik si Tabi Panda para sa inyo. So ito, ang ano natin ngayon is maglilinis tayo ng ating motor. So nasimulan ko na siya, so naisip ko lang na i-vlog ngayon. Medyo ngarag-ngarag ako, bangag-bangag. So ito, so maglilinisin natin yung motor kasi medyo malikabok na siya, no? Bale, may binaklas ako, so sa tambucho, ayan. Siya, may cover to. So, nandito, may cover yan. Ito yan. Binaklas ko na siya kasi kailangan linisin kasi ang putik na dun sa loob. So, may mga lilinisin pa tayo dyan. Kagaya nun sa preno. Ito. Ayan. Babrushin lang natin yan pati yung sa likod kasi naka-disc brake pareho to. Lilinisin natin yan. Tapos yung sa mga singit-singit ng makina, lilinisin natin yan. Tignan natin ang before and after niya mamaya, ano? So, tignan ba natin kung paano ba ako maglinis ng motor. So, panoorin niyo muna ako guys, no? Bye-bye muna. Yun nga no mga kauso no, medyo nag-edit na kasi ako ngayon. So, ang nangyari sa in-edit ko is naka-timelapse yung isa kong edit na nagsasalita ako. So, mali yung ginawa ko no. Dapat, may sasabihin ako doon ng mga importanteng bagay. Medyo naka-timelapse siya, so mali nga, mali yung gawa ko doon. Sasabihin ko na lang dito no. Bale, yung sasabihin ko doon is eto. Yung mga dapat linisin nyo sa mga motor nyo pagka maglininis kayo ng motor is una-una sa lahat yung preno, i-check nyo kung maputik ba kasi kailangan laging malinis yan. Kung maputik yan, madulas yan, pwedeng makasira ng ating brake pads at ang disc brake natin. Secondly, kadena. Yung kadena natin is dapat laging malinis kasi diba pagka naglagay tayo ng mga lubricant sa ating kadena is kumakapit dun yung mga alikabok, mga putik at kung ano-ano pa.
So kailangan natin i-degrease. Yung sa akin kasi hindi ko na siya nalagyan ng degreaser kasi ubos na yung degreaser ko. Ayun, bale hindi ko na siya nalinis, no. Bale ang ginawa ko na lang is pinadaanan ko na lang ng nung sabon. Pinadaanan ko na lang siya ng sabon nung naglilinis ako. Medyo hindi niyo makikita, no. Kasi huli ko na ginawa 'yon. Ang next yung nilinisin is pagtapos ng kadena is yung tapos yung sa mga tapakan natin. Lilinisin natin 'yon. Kasi prone madalas na umiipit dun yung mga putik, mga alikabok, and dun nagsisimula ang corrosion. Tapos ang huling-huling na dapat nililinis natin is yung hindi naman sa huling-huli, is i-check natin yung ilalim ng makina natin kung maputik ba or may mga dumi-dumi. Padaanan lang natin ng sabon natin, no, para syempre malinis ang ilalim natin ng pang-ilalim. Malinis, madali lang naman siya linisin, guys, no. Sa akin kasi hindi ko na nagawa kasi medyo malinis naman. Check din natin yung mga natin, no, habang naglilinis tayo, yung mga radiator. Kung may radiator kayo, check nyo lagi 'yon. Tuwing naglilinis kayo kasi minsan prone sa alikabok 'yan. Alikabok, putik. Pagkawala kayong mga mudguard, no. Yun lang. Lagi natin i-check yung mga bagay na yon kasi importante yung mga yon, and sila lagi yung nag paano mo masasabi? Hindi naman sa nagpapatakbo, sila lagi yung gumagana, parang ganun sa ating mga motor. So balik na tayo sa paglilinis to. Hindi naman, tapos na kasi maglinis eh. Bale, panoorin niyo na lang yung paglilinis ko, no. Bye. Later. Thank you.
yun na nga mga kaoso, no? Tapos, tapos na nating punasan ng ating motor. Makintab-kintab na siya, wala na siyang alikabok. Ayan. Ching! Ah, diba? Ang kintab-kintab na niya. So ngayon, nilinis ko lang siya ngayon kasi dumi-dumi na niya, putik niya sa hanggang ilalim, maputik. So nilinis ko hanggang ilalim. At yun lang. Pinunasan ko na din para matuyo, para hindi magkaroon ng mga watermarks, no? Yun lang muna ang content natin sa ngayon, paano maglinis ng motor. Siyempre, para representable siyang tignan sa kalsada, no? Para lilingunin kahit rusi lang to. Kasi malinis siya lagi. Ganun, di ba? So, yun lang. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe, no? Para sa ating mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo at maraming salamat sa inyo. So, yun lang. Yun lang muna ang content natin ngayon. So, that's all for today, folks. See you on our next vlog. Bye-bye.